naging world champion muli, magiging 4-time world champion at saka sana po sana po lalaban na sa akin si Naoya. Naging sobrang prangka ang former 3 Division World Champion na si Gian Riel Casimero sa former 8 Division World Champion na si Manny Pacquiao. Interview na sa Japan inamin ni Casimero na target niya na muling maging World Champion para maging 4 Division World Champion na. Nauya inuwi na damay pa sa nasabing interview ni Casimero. Kalaban ni Casimero na si Saul De B. Sanchez, sobrang handa na at lumapag na sa Japan. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Ito ang part 2 sa ating video ibinahagi ko sa inyo patungkol sa interview ni Casimero sa Japan kasama si Master Pugi na si Yuko Gushiken at Yuki Noriguni. Kaya naman, kung hindi nyo pa napanood ang part 1 ay pwede nyo pong panoorin muna. Bueno ka kwento, tinanong si Casimero kung ano ang kanyang ultimate goal sa kanyang karera ngayon. Ayon kay Casimero, gusto niya na muling maging world champion muli. Kaya kung magawa niya ito sa super bantamweight division ay maging 4 division world champion na siya. Kaya sana talaga na itong si Inoue ay papalagna sa kanya dahil marami na ang mga nagsasabi na taga-suporta kay Casimero na gusto nila magharap sila Casimero at Inoue. Pero ayon kay Casimero, paano ba yan? Dahil hindi talaga lalaban sa kanya si Inoue, kaya ang isang goal lang talaga para kay Casimero sa ngayon ay sana lalaban na si Inoue sa kanya. Pero ang goal naman ni Uguni mga kwento sa ngayon, kung sakaling manalo siya kontra kay Filipos Itumba, gusto niya na pagbigyan siya muli na harapin ang isa pa itong si Casimero. At kung ating matatandaan mga kwento, ay binunyag na rin ito ng promoter ni Casimero na si Masayuki Ito na kung si Casimero ay manalo kontra kay Saul Sanchez, ipapapirma niya si Casimero ng 3-fight contract na naman. At ang isa sa mga target niya na ipalaban kay Casimero ay kung sino man ang mananalo nila Uguni kontra kay Filipos Ngutumba. Kaya kung pareho sila ni Casimero at Uguni na manalo, ay baka mangyari pa ang rematch nila. Bagamat inamin man ni Uguni na takot siya kay Casimero, pero alam niya na mga kwento kung may rematch ang kababayanan niya na Mr. Referee na bahala dyan. Tigil agad pag may dugo para easy money kay Uguni. Hindi pero lang kakwento. Dahil ayon nga kay Uguni sa mga nakaraan nating mga videos, ay karangalan niya na mapili siyang bigyan ng rematch si Casimero, lalong-lalo na ni si Casimero ay sikat na boksingero. Samantala, ayon pa kay Casimero, itong si Pacman lang talaga ang pinakamagaling na boksingero sa lahat mga boksingero na nasubaybayan niya. Dahil para kay Casimero, halos lahat ay nasa kay Pacman na, mula sa lakas, bilis at lahat-lahat na. Kaya naman ayon kay Casimero, wala talaga siyang masabi sa angking galing ni Pacman. Kaya kung boxing lang ang pag-uusapan ay talagang number 1 si Pacman, lalong-lalo na sa Pilipinas. Ang kakakwento, nang ginawa ko ang video ito ay 2 oras na ang lumipas at si Sanchez ay nasa Japan na. Naku ayan na, papalapit na talaga ang sagupa nila. October 13 mga kakwento, magmandang alas 12 ng tanghali, wala una sa Japan ang laban at sa Pilipinas naman ay nasa bandang alas 11 ng umaga kung mga lampas alas 12 ng tanghali ang laban. Kaya good luck sa dalawa nating mga mandirigma. Pilipinas, kumanda na dahil akit na sa luna ang kwadro alas, ang tunay na halimaw na hindi umatras, ang angas ng Pinas. Oh.
At dyan, nagtara po sa ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matara po sa mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kakwentong Kibs Beta, kaya kakwentong Danny DTV, kaya kakwentong G Bright, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.